scendato il pervione. Original na Pilipino. Martial art ng Hapon, intricate Koreano, maging sa Thailander. Pervilyon na hindi dihado. Bilang mga masters and seniors ng Yaoyan. So, pinapropagin namin. Actually, ang Yaoyan is Filipino martial arts. So, ito ay nababagay sa atin ng mga maliliit. Bilang kagaya ko, bilang isang Pilipino, nakita niyo ang height ko ay 5'2 lang. Okay. 5'2 ang height ko. Ang weight category is 115 pounds, I mean 55 kilograms to 15 kilograms. So, ang i-emphasize ko lang po dito yung sinabi ni Sir Katoy kanina, ang Yaoyan ay hindi ginagamitan ng lakas, sa lakas. Kundi ginagamit dito yung lakas nung mismo ng opponent o yung kalaban. So, nakita nyo kayo na kung gimbot lang. So, kaya natin i-disarm. O walang malaki at maliit. Basta nape-perfect natin na ma-master natin yung galaw ng Yaoyan o yung mga movements. Na, so may tatlong ano mamaya na ipapaano sa inyo yung tatlong yung practical self-defense. Okay mo lang muna yung self-defense naging grabbing. Very cool mo naman na bago tayo gawa ng isang masama. So anong unang-unang nakikita natin ay hawakan tayo. O paano natin depensahan yung sarili natin? O paano tayo makawala doon sa hawak nila? O may intention na pagtutulungan ka ng dalawa o tatlo? So wala ka nang magagawa. Then number two, yung self-defense against deadly weapons and gun weapons. So, ligit naman sa kalaman natin ngayon, ang dami talaga, babae, o lalaki, hindi lang babae at lalaki. So, nakikita nyo na yung kalimitan dito na pinapahalagahan natin, dapat natin maturuan yung mga babae. So, nakita nyo, may ginagahasa na lang, pinatapon na lang sa tabi ng kalsada. So, wala man lang kakayanan na ipagtanggol yung sarili. So, ganun din yung next. Yung next is yung self-defense sudden attacks. Ibig sabihin self-defense against sudden attacks, yung unexpectation. Nakikita nyo mapag... So, yung tatlong, ano, yung tatlong sinasabi ko kanina, ipakita ko sa inyo with application. Kasi gusto ko rin maibahagi sa inyo yung aking kaalaman o bawat isa sa amin dito. So bago sa lahat, ipakilala ko muna ang sarili ko. Okay, ako si Master Danny Gibualan. Ang tawag sa akin, Master Mulabi. Kasi yung Mulabi, mismo si Grand Master nagbigay sa akin yan. May kahulugan. Ang bawat pangalan o binigay niya na yung kung alias kumbaga yung pansag ay may kahulugan. Ibig sabihin yung Mulabi kasi sabi tanong ko sa kanya, Master, bakit Mulabi yung pinangalan at pinapansag niyo sa akin? Ang Mulabi ay alam niyo, ang Mulabi talaga ang pangbansang kahoy ng Pilipinas, hindi Lara. So ang Mulabi, yun yung kay galing kay Andres Bonifacio yan. Yung kahoy na ano siya, matagal sa proseso na lumaki. Napakatingas na punong kahoy. Isang uri ng punong kahoy na Mulabi. Alam niyo yung nilalagay ng trellis? Sasabi ni Grandmaster, hindi ko makalimutan dahil yung Mulabi, sabi niya,
Kaya binabansag niya kahit anong pagsubok ay kaya ko daw, yun ang nakita niya sa akin, yung binabansag niya sa akin. So bawat master sa amin, mayroon yung bansag binibigay sa amin ay mayroong malaking kahulugan. Kasi kaya binibigay niya yan dahil mayroon siyang expectation na nakikita sa'yo na kung mawala man siya dito sa ibabaw ng mundo, ay mayroon kang magagawa, kung may mayroon malaki kang magagawa sa pangalan ng Yahweh, yan ang ibahagi mo bilang mga sa mga Pilipino na kapwa ko Pilipino. Okay. So maraming salamat at sana kung tinatangkilik man natin yung ibang martial arts, mas lalo tangkilikin natin yung ating sariling martial arts. Siguro sinabi na kanina nung uno na ang Yahweh ay ito ay hangos sa arnis o palo ng arnis. Okay, ang Yahweh yan, actually mayroong 45 kicks ang Yahweh yan. 45, then may kaya naging 55 kasi mayroon siyang 10 abnormal kicks. So napakadami ano, 45 kicks. So mayroong 10 na abnormal kicks, paano kaya gawin yon? Napakahirap. So kasi practical self-defense, ipakita ko sa inyo na hindi ako nakabihis ng short, na mas comfortable tayo. Nakabihis ako ng normal na kasutan na nakapantalon o para makita niyo application. Baka maisip niyo dahil nagagawa niya dahil na ayon doon sa uniform, hindi po. So papakita ko sa inyo. Okay. Sama-sama.
naman sa lahat, malaki at mataas, mabigat at malakas. Kahit sa tournament, kahit away kanto, kahit sa labanan ay wala kang palo. Ating ipaglaban, ating pangkilikin ang yaw-yang Vermilion, sapagkat ito'y atin. Buong lakas nating sigaw sa mundo, mabuhay, mabuhay! Sa mundo, mabuhay, mabuhay, ako'y Pilipino. Sa labanan ay wala kang pag-
si Tuyatin. Mundakas natin sigaw sa mundo, mabuhay, mabuhay. Sa mundo, mabuhay, mabuhay. Ako'y Pilipino. Nating sigaw sa mundo, mabuhay, mabuhay.
at Koreano, maging sa Thailander. Pero bilyon na hindi dihado ang yawyan, pero bilyon pang laban sa lahat, malaki at matas, mabigat at malakas. Kahit sa tournament, kahit away kanto, kahit sa laban ay wala kang talo. Ating ipaglaban, ating pangkilikin ang yawyang vermilion, sapagkat ito'y atin. Bumakas nating sigaw sa mundo, mabuhay! Mabuhay!